Hello guys, ito yung ating gagawin, procedure ng ating paggawa sa ating ginataang matamis na munggo. Una, ilalagay muna natin siya sa kabali para isangat. So ayan, pag naisangat na natin, magiging brown siya. Haluin lang natin siya para hindi masunog. Ayan, ganito yung magiging resulta ng ating pagsangat sa ating munggo. Haluin lang para pare-paros ang pagkakaluto niya. Ayan. Sige ba guys, pinupukpuk pa siya para medyo may konting durog-durog siya. Ayan. Narito ang ating mga ingredients. Meron tayong kakanggata. Ayan yung ating kakanggata. At saka mayroon din tayo guys na malakit or glutinous rice. At saka yung ating 1 cup of brown sugar. So ayan guys, pagkaganyan na, ilalagay na natin yung ating coconut milk sa kabali or depende kung saan yung gustong iluto yung ating lulutuin. Ayan, pwede na sa kaldero. Ayan, ilagay na natin yung ating glutinous rice na malakit. Make sure na yung glutinous rice ay napabagyo sa tubig na kahit mga 30 minutes. Okay? And then halo-haloin lang natin siya para hindi siya masunog. Ganyan. Tapos isusunod na natin dyan yung ating munggo. Ayan. Kasi maluluto naman siya. Yung iba, ginagawa nila ang pinupukpuk nila para makrak. Huwag nyo guys pipinuhin kasi pangit naman yung pino. Kung gusto nyo ay gawin nyo lang crack or pukin nyo ng kaunti. Almeris ang gagawin nyo, ang gagamitin nyo. So yan, kailangan lang lagi nyong hahaluin yung ating niluluto para hindi siya masunog sa ilalim. So ayan, hintayin lang natin siya guys na maubos yung ating kata. Takpan muna natin yan para ma-preserve. So guys, nakita nyo naman, wala na siyang kata. Medyo konti na lang siya. Hintayin na lang natin siya na ilalagay na natin yung ating brown sugar para ma-mix na rin natin. So ayan, napakadali lang ito guys. Masarap itong merienda para sa mga bata. Pwede rin ito guys ibenta pagkakitaan nyo. Ayan, magdagdag na lang kayo guys kung ilan ang lulutuin nyo. Yung ating glutinous, magdagdag kayo para mas marami nyo ko yung maibenta at saka yung gata. Ayan, konti lang yung ilagay nyo nga asin. Konti lang yung ilagay nyo salt. Pero yung sa akin kasi naparami ko yun. Kaya ginawa ko, naglagay ulit ako ng asukal. So parang in-adjust ko lang ulit. So ayan, luto na siya. Madali lang naman siyang maluto. Pagluto na yung glutinous or malagkit, madali lang siyang maluto. So kailangan lang talaga tiyagaan sa paghahalo para hindi siya masunog sa ilalim. So ito na guys. Paunti-unti na siyang nauubusan ng gata. So, para siya nagmamantika na guys dahil yung gata natin ay puro isang pirasong gata yan na pinapiga ko na. Sayang guys, luto na yan. Pagkatapos niyan guys, ililipat na natin siya sa isang lalagyan para sa plating natin. Hintayin lang natin siyang maubos yung gata. At nakikita nyo naman siya, luto na yan. At medyo hintayin pa natin na maubos yung gata. Ayan. Tiyagaan lang guys sa paghahalo para hindi tayo kasulugan ng ating luluto. So, pero luto na to at lilipat na natin siya sa isang lalagyan para naman sa ating presentation ng ating luluto. Ayan. Sana guys, nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon. Please mag-subscribe kayo sa yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. At mag-iwan na lang kayo ng comments para mabalikan ko kayo. Ako na ang bahala sa inyo guys. Tapusin nyo po yung ating video bago kayo mag-subscribe, mag-comments, mag-likes. Pwede nyo rin share ang video ito. Salamat at sana nagustuhan nyo ang ating video.
Guys, ito yung ating mga ingredients sa ating nilutong ginataang matamis na munggong.